Ang sarap-sarap masabi that it is well with my soul. At kung tayo po ay kumisa nababagabag, naliligalig, natatakot, nangangamba, kantahin nyo. Dahil habang inaawit natin, naaalala natin na tama, yun nga pala ang dapat na nararamdaman at kalagayan ng mga anak ng Diyos. At hindi lang dapat, it is well with my soul, it should also be well with other people's souls. Kaya meron tayong pananagutan sa ating sarili at sa kapwa natin para maging mga papayapa tayo. At yan ang pakay ng ating ngayon ay tatalakayin ng pamagat, Don't Be the One. Galing ito sa walang kamatayang kasaysayan ng babaeng babatuhin sana pero hindi natuloy. It's an immortal story and we keep on drawing lessons and wisdom from this Jesus in Action lesson. Marami ang Panginoong Jesus sa katuruan na sinabi ng kanyang bibig, pero ito ginawa ng kanyang katawan, sinabi ng kanyang bibig, demonstration of Jesusness. And so this is very important. Dear God, we thank you for gathering us today. Thank you, Lord, for the wellness of our souls, even of our minds and bodies, and especially the wellness of our spirit. We ask you now to quiet our hearts and speak to us. Nawa, Panginoon, ay maging mapayapa kami. Palakasin niyo pong aming katawan. Alisin mo mga nararamdaman ng aming katawan. Mga alalahan nilang aming isip at nang makapagtuon kami ng pansin sa inyo. Father, we ask you to speak to us powerfully to the point that our lives will be changed for the better. For this never-ending quest to become more and more like your Son, Jesus. And so speak powerfully, use your servant as your instrument, but be the voice that will give us life, that will give us empowerment and nourishment. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Siyempre, ang walang kamatayang kwento na ito ay magmumula sa John chapter 8. Walang kasawa-sawang balik-balikan natin ang kasaysayan dahil marami pang mga leksyon. John 8:2. Then early the next morning, he went to the temple. The people came to him, and he sat down and started teaching them. So there was Jesus, and there was a teaching in progress. Umagang-umaga, nagtuturoan na. Meanwhile, umagang-umaga, meron na namang nabulat-lat na problema yung mga relihiyoso sa kanilang bayan. John 8:3-5. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say? Maraming kasalanan, pero paboritong pag-usapan yung mga kasalanan na may kinalaman sa sexual relations and sexual activities. Bihirang chinichismis yung ang kasalanan ay pride. Bihirang chinichismis yung ang kasalanan ay arrogance o kaya ay stealing o kaya ay killing people. Pero laging napag-iinitan yung mga sins that have something to do with sexual activities. And this woman was not an exemption from this prying eyes of the religious. So there was suddenly a law and a legal issue that was brought up. There was a personal act against that law. And that law had a definite prohibition and an accompanying punishment. Mahirap yung dinala nila sa Panginoon na kaso. Kasi yung kaso, malinaw na tinutukoy sa law of Moses, sa kanila mga traditions na ipinagbabawal ng batas na ito ang pakikiapid. So sabi, heto ang babaeng ito, huling-huli namin sa akto. Sabi ng batas ni Moses na alam nating lahat, dapat batuhin niya hanggang mamatay. Anong masasabi niyo? It was a very sensitive question for Jesus because now he has to side with or choose aside, the law or the lawbreaker?
Kanino siya kakatig o kakampi doon ba sa hindi matitibag na pader ng batas ni Moses na nakaukit sa bato? O para sa isang babaeng walang kalaban-laban, babae na nga siya, nahuli pa sa akto, wala siyang power, wala siyang kayamanan, wala naman siyang maibibigay kay Jesus. So anong mapapala ni Jesus na kampihan siya? It was always safer to be on the side of what was accepted by the mob, the law, the tradition. So here was a choice between the powerful legal system that could also destroy Jesus if they wanted, or a powerless individual. The point between tradition and religion, or the civil and personal liberty of an individual. A choice between harsh legalism or tender personal accommodation. In other words, Jesus was being asked, your status as teacher, your career, your credibility, or this worthless woman's life, your doctrine of love and forgiveness. Alam nila kasi ang doktrina ng Panginoon a doctrine of forgiveness, accommodation, love, and nourishing of people. Heto yung ubod ng bagsik na batas ni Moses. A tribal law when Israel was just a tiny tribe and not yet a full nation. And it was hundreds or thousand years old by then. So, ano ba ang papairalin? Ang isang pagkaluma-lumang batas na maaaring ayon at bagay sa isang maliit na tribal society, pero ngayon sa isang sophisticated full nation, ganun pa rin ba dapat ang pag-implement nun? But obviously, they were implementing it. There had many women who were stoned to death because of this same offense. So what was at stake? What was on the table was the old or our way, or the new or your way, Jesus? That was the indirect question. May maliit na klaseng itinuturoan ng Panginoon, biglang inilagay doon sa kanilang lesson plan that day ang malaking usapin na ito. It was a very difficult question to tackle. It was a make or break situation. And from all angles, it looked like a lose-lose situation for Jesus. You could almost hear the critics say, gotcha. Wala kang lusot. John 8:6. They asked Jesus this question because they wanted to test him and bring some charge against him. Yun. Ang tunay na dahilan, hindi nila inihahanap ng katarungan yung babae. Ang tunay na pakay nila, gusto nilang si Jesus ay magka-problema kung ano ang desisyon na bibitawan niya. If Jesus said, stone her to death, as the law required, he would contradict his own doctrine of love. You and I know, and you don't have to be explained to, that stoning, no matter where the rule comes from, is very unloving. But if Jesus said, stone her, or love her instead, he would break the law of Moses. At sino ang babangga sa law of Moses? The Jews would kill or die for a dot or an iota in the law of Moses. That there were not only 10 commandments, there were more than 600 other commandments that the priests, the Levites, the religious people had added to the burden of daily life. So on trial was the woman, seemingly. But really, on trial was Jesus. But really, on trial was Jesus. And more than that, on trial was the law of Moses and their tradition. And the question is, why has the law of Moses made these people very cruel? Anong uli ng relihiyon at pagkabiging relihiyoso ang magpapatigas ng puso ng mga mananampalataya na kayang-kaya nilang idiin at hingin ng kamatayan sa isang malagim na pagbato ng isang babaeng walang kalaban-laban? May babae ba naman na ambisyon na maging mangalon niya, mag-prostitute, maligaw ng landas? Ano ang mga dahilan? Economic, social, emotional reasons why a woman would be pushed
into such an unglamorous, in fact, a very dangerous situation, wala sa kanila yon. Bakit sa kanilang pagiging relihiyoso ang naging bunga, tumigas ang puso? At gustong-gusto nila na i-implement yung napakalupit na mga batas na ito at wala silang pakialam sa mararamdaman at maging sa kamatayan ng isang kahabag-habag na babae. So on trial also was the community. Di nila sinadya, pero sa ginawa nilang yon, ang lahat ngayon ay nasa sakdal at ang lahat ngayon ay nililitis. The story sounds so remote. And yet, it is not. Because the same story happens in our lives today. This woman could be anybody in the church, or in our community or family. Maybe a male, a female person, a young or an old person, whatever the crime. But somebody will say, this person has broken the law. And let's not talk about legal law now, because legal law is separated from moral law. Let the legal systems take care of themselves. Pero sa church, machichismis, si sister ganon, nakita ko sa mall, may kaakbay. Si brother ganon, nakita ko sa dilim. Si ganito, si ganyan, may ganitong kwento. Nangyayari pa rin yan. And Jesus and His doctrine is put on trial again. What would Jesus do if Jesus was present when accusations today are being discussed and heard? Also on trial is not only the law of Moses or the Old Testament, but then the New Testament also. Remember, ang scripture ng mga taong ito nung panahon na naganap yung kwento ay Old Testament lamang, mostly the law of Moses. Hindi pa nasusulat nun yung New Testament. So kung gaano tayo ka ngayon ka-devoted sa New Testament, kung gaano tayo ka-believe dito, ganun sila ka-believe doon sa law of Moses. And yet, did Jesus implement what the scriptures of their time said should be implemented? Yun nga ang gustong maging butas sa kanya ng mga nagsasakdal, dahil halos natitiyak nila na hindi ipapa-implement ni Jesus yun. Dahil nga sa kanyang teaching of love and forgiveness. Pero pag hindi ipina-implement, Jesus could be accused of not obeying scripture. Ang appreciate natin mga kapatid for discussion sake, kung gaano katindi at kabigat ang Old Testament na tinatawag natin ngayon, nung panahon nila, ngayon, Old Testament and New Testament combined, yun naman ang mabigat at matimbang sa atin. That's why many people will accuse the brother or the sister on premise of one verse. Sasabihin nila, sabi ng verse na ito, hindi yan dapat ginagawa. Bakit ginagawa ni brother ganon? Sabi ng verse na ito, dapat siyang itiwalag, dapat siyang, yun na kasi, hindi ka naman pwede mambato na ngayon to death, nag-iba na ang panahon. So, dapat siyang parusahan, dapat siyang itreat as an unbeliever, sabi ng ganitong verse. At naniniwala ang lahat sa verse na yon. Pero ang tanong, what would Jesus do if was present? Will He implement harsh verses? Like, would He implement the law of Moses? And of course, the community then is the equivalent of the church now. So the same trials happen, the same accusations, and Jesus, who never changes, must be heard. Ano ang gagawin niya? So there was suspense. They thought that they had brought Jesus between a rock and a hard place. John 8:6. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with His finger. Another lesson. Another demonstration. He did not answer hastily. May lesson agad para sa atin mga kapatid eh. When asked maliciously, do not answer too soon. Sa ating buhay, si Louis XIV, the son of King of France, was famous for always saying, I shall see. Pag may nagsusumbong sa kanya, o ano pong gagawin nyo laban sa sinumbong ko? I shall see. May nangihingi sa kanya, o ibibigay nyo na po ba sa akin? I shall see. Hindi siya nagde-decide.